If you're with me, let's read the word of the Lord. You have rescued me. I will celebrate and shout, sing praises to you with all my heart. All day long, I will announce your power to save. I will tell how you disgraced and disappointed those who wanted to hurt me. May God bless the reading of His word at basahin po natin to sa wikang Pilipino. Dahil ako'y iniligtas nyo, sisigaw ako sa tuwa habang tumutugtog at umaawit ng papuri sa inyo. Lagi kong ipapahayag na kayo ay matuwid dahil nabigo at nalagay sa kahihiyan ang mga nagnais mapahamak ako. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri, dinadakila at sinasamba po namin kayo, Panginoon, sa panibagong araw na to na dinagdag nyo sa aming buhay. Marami rin po salamat, Panginoon, sa pribileyo na kami ay sama-samang manambahan sa inyo. Thank you for every one of us that you have allowed to gather in this church and even to them who have joined us via online, O God. It is our prayer that the Holy Spirit would continue to work mightily in each and every one of us. At kayo ang Diyos, Panginoon, na siyang kumilos sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Gamitin niyo po lamang ako kasangkapan upang ang inyong dakilang kalooban ang maipahayag sa aming pong kalagitnaan. At wala pong ibang karapat-dapat tumanggap ng papuri, pagluwalhati at pagsamba, kundi ang pangalan po lamang na aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kayo po ay makakaupo na. We're going to start a new series for this month at ang pag-aaralan po natin ay Celebrate Life. Bakit celebrate life? Because there are so much reasons, actually many reasons, countless reasons for us to celebrate the goodness of God in our life. Kaya lang, bigyan po natin ng paliwanag kung bakit kinakailangan we should celebrate life. Ang katotohanan po kasi, ayon po sa statistics ng World Health Organization, ang nagkaroon na po ng total cases ng coronavirus for the entire time na ito po ay nagsimula ng 263,563,622 all over the world. Pero ang namatay lang po ron ay wala pa pong 10% at masasabi po natin even less than 5%. Ang namatay po ay 5,232,562. Salamat sa Panginoon sapagkat sa mga numero na yan ay wala po ang bawat isa po sa atin. Amen ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Isa pa sa makikita po natin, bagamat ang coronavirus ay nag-originate dito po sa Southeast Asia, sa China, pero makikita po natin, hindi naman po ganun kaapektado ang region po natin. Pangatlo lang po ang Southeast Asia sa may pinakamataas na case. Ang number one pa rin po ang Amerika. Ayaw talaga patalo ng Amerika, di ba? So number one sila kasi pasaway sila nasa kanila po yung technology, yun ang akala nila. Pero naroon na pinakikita rin ng Diyos kahit gaano karunong, kahit gaano katalino, kahit gaano kaunlad ang sino mang tao o bansa, kapag ka siya'y nanangan sa sarili po niyang kakayanan, ang kanyang mga bagay na gagawin ay mawawalan ng kabuluhan. So we praise and thank God sapagkat ang ating pong rehiyon sa Southeast Asia ay pangatlo lamang at hindi po ganong karami ang mga namatay. Now, come to think of it, ano nga ba ang bumubuo sa buhay po natin bilang tao? We have 24 hours each day and one-third of the 24 hours ay ginugugol po natin sa pagtulog. Okay? Kung kayo po ay nagkaedad na ng mga 50 pataas ay hindi na po one-third. Mapalad na kung kayo po ay nakakatulog ng 5 oras o 6 na oras. Ako po ay 4 na oras nang minsan kumatulog, katulad kagabi. Okay? Natulog po ako 12:30, as early as 4, gising na po ako. So, kung isipin po natin, cycle lang ang buhay ng tao. You sleep 8 hours a day, and then you work 8 hours a day, and the remaining 8 hours, yun po yung iginugugol po natin to spend time for ourselves, to spend time for our families, and to spend time to the people that are with us. But the question I have for you right now is, how do you see your life? Paano po ninyo nakikita ang buhay ng bawat isa sa inyo? Maging kayo po, nakasama po natin via FB live streaming. Paano po ninyo nakikita? Or what consists your life? Anong bumubuo ng iyong buhay? Kung ang ating pong titignan ay ang pamantayan ng mundong ito, life does not consist of position, okay?
Yan po, life does not consist of position, possession, power, and prestige. Okay? Many people are striving so hard in life in order for them to reach the top. And there's nothing wrong with that. Pero kapag narating na po nila yung pinakarurok ng tagumpay na kanilang mararating, then they would start accumulating possessions for themselves. Okay? At hindi lang po yun. Hindi po sila makukontento na sila po ay nagkaroon na ng kayamanan. So gusto rin po nila magkaroon sila ng kapangyarihan. At hindi po sapat na magkaroon lang sila ng kapangyarihan, kinakailangan sila po ay makilala pa. At ito po yung prestige. So, kung ito po ang takbo ng buhay ng maraming tao, dapat tayo bilang mga mananampalataya, hindi ito ang bumubuo ng buhay po natin. Bakit? Sapagkat alam natin, life has more meaning than these four things that consist the life of every human being. So, sabi nga po ng aklat ng Lucas, chapter 12, verse 15. Kilala niyo po ba yan? Okay? Si Money Man. Okay? Si Floyd Mayweather. Okay? Bakit siya si Money Man? Sapagkat siya ang pinakamayaman na boksingero. Okay? So, sabi ng Lucas, chapter 12, verse 15. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. So, imagine that, di ba? Nakahiga siya sa pera. At yan ang maraming inaasam ng maraming tao. Yung bang talagang wala ka ng paglagyan ng mga kayamanan na meron ka. Kaya lang, the Bible is very clear in instructing every one of us. In English, ganito po ang pagkakasabi. Then he said to them, watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in any abundance of possession. Okay? So, isipin po natin, di ba? Halimbawa, wala naman po masama na tayo po ay mangarap at walang masama na tayo umunlad sa buhay. Kaya lang, isipin po natin ito. Okay? Tapos mo mag-aral, magtatrabaho ka, tapos mo magtrabaho, mangarap ka na makabili ka ng sa sarili mong sasakyan, mangarap ka makabili ka ng sarili mong bahay, mangarap ka na magkaroon ka ng sarili mong negosyo, mangarap ka na magkaroon ka ng mga ari-arian, magaganda po yun, di ba? At ang totoo, sa Bible, talagang kung kalooban ng Diyos na tayo pagpalain, pasaganain, di katulad ni Haring Solomon, basta sa tamang paraan na ito po ay mapupunta sa atin, gawin po natin sapagkat wala pong masama ron. Kaya lang, if that will be our priority in life, dun lang po tayo magfo-focus sa accumulation ng possession po natin, sa accumulation ng power, ng prestige, ng position in life, then we are so wrong of how we view our life. Nagkakamali po tayo sa tamang pananaw sa buhay. Sapagkat mismo ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsabi na kaiingat po tayo sapagkat ang buhay po natin ay hindi po binubuo ng kayamanan ng mundo pong ito. So, dapat makita po natin ang ating buhay kung anong halaga nito sa pananaw ng ating pong Diyos na siyang lumikha sa bawat isa po sa atin. Nasabi po ng John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. So, matapos po ng lahat ng ginawa po nating pagpapagal sa buhay, pagsusumika po natin sa buhay, unti-unti gagamitin ng kalaban po yun para ang buhay na meron po tayo ay mawalan ng kabuluhan. Pero salamat na lang, sapagkat hindi po si Satanas ang nagbigay ng buhay natin. Ang nagbigay ng buhay natin ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos at ang tumubos sa buhay natin mula sa buhay na makasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At siyang nangako na siya'y pumunta rito upang tayo bigyan ng buhay, isang buhay na kasiyasiya, isang buhay na masagana. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, so much of our life. Now, ang title po ng message natin ay Celebrate Life. Okay? Ibig sabihin, ipagdiwang ang ating buhay. If we're going to define the word celebrate according to the dictionary, it means to acknowledge a significant or happy day or event with a social gathering or enjoyable activity. To perform a religious ceremony publicly and duly, in particular officiate at, or katulad po ng gagawin po natin mamaya, ang Holy Communion. So, pag sinabing celebrate, magdiwang, ipagbunyi, di ba? So, ibig sabihin talagang meron pong kagalakan, di ba?
Pinagdidiwang ba kapag ka ikaw ay nalugi sa negosyo? Siyempre hindi. Di ba? Because yun nangyari sa iyo ay hindi maganda. Pinagdidiwang ba kapag ka ikaw ay namatayan ng mahal sa buhay? Siyempre hindi. Sapagat yung pangyayari ay hindi maganda. Pero ang totoo, it's just a matter of attitude. Kung naunawaan po natin ang tunay na pakahulugan ng word na celebrate, it doesn't mean na ito po ay connected sa mga magagandang pangyayari lang ng ating buhay. Because the true reason why we need to celebrate is because we know that it was God who gave each and every one of us the life that we have right now. So, if we're going to connect the word celebrate and life together, may reason bakit po tayo nagbubunyi. May reason kung bakit po tayo nagdiriwang. Hindi dahil lang po sa mga pangyayari na nagaganap sa ating buhay o sa mga bagay na nakakamit po natin, kundi ang tunay na dahilan bakit tayo po ay dapat magdiwang sapagkat binigyan po tayo ng buhay ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, marami pong tao, kapag kinumusta mo, ito po yung stages ng kanilang economic status sa buhay. Ito po yung minsan na ituro ko na, but for emphasis sake, ay nais ko pong ituro uli. Okay? Halimbawa, may kinumusta kang isang tao at siya po ay meron pong struggle sa buhay. Pag kinumusta mo siya, ito, kumusta ka na? Kahit pa paano, nagsusumikap, hirap talaga mabuhay. Diba? Lalo na't kung nawalan ka ng trabaho. So ito po yung mga tao na masasabi po nating salat sa buhay. Kasi nandoon lang po sila sa first stage ng kanilang buhay na hindi pa nila mairaos yung kanilang pang-araw-araw na pangailangan. So yung pangalawang status sa buhay ng mga tao ay yung po tinatawag na survival. Ito naman po yung mga tao na sakto lang sa buhay. Yung pag kinumusta mo, musta ka na? Ito, awa ng Diyos, nakakaraos araw-araw. Nakakain, awa ng Diyos, ligtas naman kami. So, kaya ko po ito pinakikita, hindi para i-belittle yung mga tao na nandito sa stage ng buhay, kundi para ipakita na kinakailangan nag-i-improve, nade-develop ang buhay natin. Huwag tayong makontento na nandun lang tayo sa unang stage o sa pangalawang stage, bagkos sikapin po natin, mapunta po tayo dun sa pangatlong stage na kung saan ito po yung mga tao na sagana na sa buhay. Bakit po? Sapagkat, halimbawa, may mag-iaya sa'yo, "Uy, punta naman tayong cafe latte, mag-milk tea tayo ron." Okay? Sasabihin ng iba, "Ay, kayo na lang." Okay? "Hindi, andun si Brother Romel. Okay? May discount tayo doon." "Hindi, kayo na lang. Kasi, wala akong pang milk tea." Di ba? "Libre kita." Ayun, masarap pong pakinggan yun. Di ba? Pero hindi ka makakapal-libre kung hindi ka successful sa buhay. Kasi ang mangyayari, iuutang mo lang yung panlibre na gagawin mo. So, asamin po natin, mula sa level na tayo po'y nag-i-struggle o salat sa buhay, ay hindi lang po tayo makaraos sa buhay o sakto sa buhay, kundi pumunta po tayo doon sa pangatlong level, yung kahit papano, sagana na tayo sa buhay. Sabi ni Pastor Ding, inannounce na raw sa inyo na sa darating na December 19 ay meron po tayong Christmas celebration. Excited po ba kayo? Yeah. Ah, parang malungkot kayo, di ba? Meron tayong exchange gift worth 5,000 pesos. Excited po ba kayo? Sambul sa kukunin niyo, Pastor. Okay? Manalangin ka kay Lord. Walang imposible sa Panginoon. San taong ka nga nabuhay? Pababayaan ka ba ng Panginoon sa halagang 5,000 pesos? Pero hindi po yun eh. Diba? Kasi kung successful ka sa buhay, hindi mo intindihan, maning-mani yun. Kayang-kaya ni Papa. Diba? Kayang-kaya ng aking tatay sa langit. Kaya lang nakatuon kasi tayo dun sa kung ano yung meron tayo. So, hilingin natin sa Panginoon. Baka maniwala yung online viewers natin. 500 lang po ang ating exchange gift. Okay? Pero kung gusto nyo magbigay ng 5,000 pesos, tatanggapin po namin yan. Sapagat dito sa church natin, wini-welcome po natin ang mga taong mapagbigay. Amen po ba? So, palakpakan nga natin ang Panginoon. Pero, more than being successful in life, we want to be significant sa ating pong pamumuhay. Now, itong mga taong significant, ito po yung makukonsider natin na mga sikat na sa buhay. Bakit? Because pamula po sa pagiging struggle o salat sa buhay,
Napunta siya sa survival o sakto sa buhay. Napunta rin po siya sa successful or sagana sa buhay. Ngayon siya po ay significant na. Meaning to say, hindi siya kontento na siya lang ang pinagpala. Ang gusto niya, makatulong siya sa iba para yung iba ay umangat din sa kanilang pamumuhay at maging daluyan din ng pagpapala. Are you with me? Do you understand what I'm telling you right now? Sapagkat huwag po tayong makontento na mabili lang natin yung mga bagay na gusto natin bilhin, na makapagpatayo lang tayo ng bahay na gusto nating patayuin. Huwag tayong makontento noon. Okay? Makontento po tayo kapag ka yung bagay na na-enjoy natin, na ipapasa na natin sa iba, at sila rin ay naturuan na po natin para sila'y maging successful at significant sa kanilang pamumuhay. Bakit? Because of that, maluluwalhati ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Bakit? Because we will point to God na kaya ka nakagagawa ng mga ganung bahay ay dahil kay Jesus na siyang nagbigay sa iyo ng kakayanan. Ano sabi ng salita ng Panginoon sa Philippians 4:19? I can do all things through Christ who strengthens me. So, pamula po sa salat sa buhay, sakto sa buhay, sagana sa buhay, kinakailangan maging sikat ang bawat isa po sa atin. Sikat para sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, tingnan po natin, yan ang design ng Diyos sa bawat isa sa atin. And when we truly understand all these principles that comes from the Word of God, we would also learn to celebrate our life. Now, why do we need to celebrate life? Unang-una, because life is a gift. Ang ating pong buhay ay kaloob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po itinawag na today is present because a present is a gift from God. So, sipin po natin, sabi po ng salita ng Panginoon in Psalm 118 verse 24 sa contemporary English version, this day belongs to the Lord. Let's celebrate and be glad today. Ito po ang dahilan kung bakit tayo po yung nananambahan ngayon. Sapagkat ang araw na to ay para sa Diyos. Ang araw na to ay dapat ipagdiwang po natin sapagkat binigyan niya ng buhay ang bawat isa po sa atin. Kaya, huwag kayong malungkot. Kahit na kayo po yung naka-face mask, dapat nakangiti kayo. Bakit? Sapagkat binigyan kayo ng buhay ng Panginoon. Binayaan kayo ng kalakasan ng Panginoon. Binigyan kayo ng Diyos ng pagkakataon para magawa ninyo ang bagay na gusto ninyong gawin ngayon. Amen ba? So, we have the reason to celebrate because God gave us the gift of life. Ang tanong ngayon, how do we value that gift na ibinigay sa atin ng Panginoon? Halimbawa po, di ba? Hindi lahat ng regalo na tinatanggap po natin ay pare-pareho ang turing natin sa regalo po na yon. So halimbawa na lang ganito, may exchange gift tayo sa Christmas party po natin. Worth 500 pesos. Eh di excited na excited ka, bumili ka na ngayon. Nang pang-exchange gift mo, lumampas pa, 500, 5 pesos pa yung nabili mo. Pero okay na lang, 5 pesos lang naman yung dinagdag mo eh, di ba? Pero excited na excited ka. Pagkatapos ng mag-exchange gift, yung natanggap mo, ni walang 100 pesos. May excite ka ba ron? Ha? Parang ako lang tumanggap ng ganun. Ha? May excite ka ba? In reality, may excite ka ba? Siyempre hindi. Parang you felt you were short-changed. Parang, dinaya yata ako. Di ba? Kasi, ikaw nagbigay ka nung tamang halaga, lumabis pa. Pero pagkatapos, ayaw kang bigyan ng tama na para sa'yo. Siyempre, ang gagawin mo, siset aside mo lang yung regalo na yun. Pero pag nakatanggap ka ng, alam mo, mamahaling regalo, eh baka mamaya, katulad po ng nanay ko, nakalagay pa yun sa estante. Di ba? Alam po ninyo, nung bata po kami, meron po kami tinatawag po na China cabinet. Nakalagay po rin yung mga porselana na mga, alam ni Sister Faye yun eh, mga porselana po na mga plato, kubiertos, pagka may mga special yung bisita, inilalabas, okay, pagka yung mga anak, eh kung ano lang po yung mga kubiertos na naroon, di ba? Ganyan-ganyan po yung lolo't lola ko po eh. So ilalabas yung mga ginto, lalabas po yun. Okay? Yung mga plated lang naman po yun, di yung mga tunay na ginto. Kaya pagka mahalagang tao yung bisita. Pero, in reality, lahat po nang yan, papanaw. Kaya lang, how do we value the gift na natatanggap po natin? Parang ganito po yan. How do you value your life? Sa iba, alagang-alaga nila yung buhay po nila.
Ayaw nila na hindi sila makakatulog ng 8 oras. Pero sa iba naman, okay lang, nagising sila ng madaling araw kasi kailangan lang makakota para sa aksi nila. Baba ng SLP ngayon, di ba? Mabuti pa yung SLP ninyo, ay palitan nyo na. Okay? Sama-sama na lang tayo lumapit sa Panginoon. Yun ang tamang SLP, di ba? Hindi yung sweet love potion. Bakit? Sapagkat pag lumapit tayo kay Lord, walang pagkalugi. Sabi ng Bible, if you seek first His kingdom and your righteousness, all these things will be added unto you. So ako po, wala akong kaalam-alam doon. Yung mga kaibigan kong pastor, naku, namumroblema sila. Meron akong kaibigan pastor, may usapan kami, alas 7, 7:30 na, wala pa. Pagkatapos, nag-message siya, pastor, pasensya ka na. Alas 3 na ako nakatulog, kumota pa ako. Problemang malaki yan. Diba? Storbo talaga yan eh. Storbo sa ministry yan. Okay? Pero kayo, nasa sa inyo po yun. Kaya lang kung ito'y kumukuha na ng inyong oras, ibig sabihin, hindi nyo na nava-value yung buhay na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Ipagpapalit nyo ba yung mahimbing na pagtulog nyo sa pagbabrowse lang sa social media, sa paglalaro lang? Okay? Eh, kumikita naman ako doon, pastor. Tama. Tapos yung kinita mo, pag nagkasakit ka, ipambibili mo lang ng gamot. Naintindihan niyo po ba ako? Yan lang ang cycle ng buhay. So, we need to be good stewards of our life, sa ating sariling buhay. So, life is a gift and we need to value this gift that God has given to every one of us. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, why we celebrate life? Because life is always new every day. Ang buhay ay palaging bago. Araw-araw. Sabi po ng Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Dahil sa masaganang habag ng Diyos sa atin, hindi po tayong lahat napahamak. Dahil po sa Kanyang pagmamahal, na araw-araw ay bago at sariwa. Kaya po tayo nakapagpapatuloy sa ating buhay. So, nabigo ka kahapon? Today is a new day for you. Okay? For you to improve your life better than yesterday. Huwag mo nang balikan pa yung nakaraan kasi tapos na yun. Kaya nga ang tawag doon ay past. Today is a present. Tomorrow is a future. Okay? Kahit na yung pagkakamali natin nakaraan, pilit natin itinatama ngayon, pero hindi natin magawa. Lumapit tayo sa Diyos. Pagkat pag lumapit tayo sa Diyos, yung future po natin, aayusin po niya. Kaya magpasya po tayo ng tama ngayon. Ngayong umagang ito, I would like to congratulate every one of you, especially to those of you who have joined us. Why? Because today, God has in store great things for every one of us. Ibig sabihin, maraming dakilang bagay ang inilaan ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. At isa sa pinakadakilang bagay na yon, yung pagkakaroon po natin ng panibagong pagkakataon upang itama ang pagkakamali po ng nakaraan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, number 3, life is to be enjoyed. Taas nga ang kamay ng mga enjoy sa buhay. Ako, tatatlo lang. Okay? Napilitan pa at sumunod na lang yung iba, di ba? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Nag-enjoy ba kayo? Nakasama nyo yan? Parang gulat na gulat kayo. Kailangan enjoy nyo na nakasama nyo yan. Kasi pagdating sa langit, kasama nyo rin yan. Di ba? May kikwento po ako sa inyo. Okay? Merong asawang babae na matay. Ito po, ikwento lang. Ano? Baka mamaya, paniwalaan ninyo. May kwento po, isang babae na matay. At pagdating po niya sa pintuan ng langit, nandoon siyempre si San Pedro. Sabi ni San Pedro sa kanya, nauna ka sa asawa mo? Opo. Sabi nung ni San Pedro, anong dahilan? Ba't kita papapasukin dito? Kayo po ang magbigay ng dahilan. O sige, para hindi na lang tayo mahirapan. Okay? Marunong ka ba sa spelling? Sabi ni San Pedro, sabi nung babae, opo. Okay, spell joy. Okay, madali lang po yan. J-O-Y. Okay, so sige. So pwede ka nang pumasok sa langit. Kaya lang, sabi ni San Pedro, teka lang, magsi-CR muna ako, naiihi ako. Pwede bang ikaw muna ang pumalit sa akin dito? Total, wala pa naman tao eh. Okay, so ikaw muna ang pumalit sa akin dito. Pagkatapos, pag may dumating, kung ano yung ginawa ko sa iyo, ganun lang din gawin mo. Okay, so umalis si San Pedro, siya nakatayo puro sa pintuan ng langit.
Maya-maya, dumating yung asawa niya. Okay? Sabi niya sa, oh, ba't nandito ka? Sabi ng asawa ng lalaki, miss na kita eh. Kaya, ano eh, hindi ko nakayanan. Bumigay na rin ako. Kaya, andito na rin ako. Eh, asan ba si San Pedro? Eh, nag-CR, sabi niya sa akin, bahala na raw ako eh. Eh, ano ba, makakapasok ka ba? Oo naman, kasi may pinagawa siya sa akin. Eh, sige, ano ba yung pinagawa niya sa'yo? Pagawa mo na rin sa akin. Simple lang, pinaspell niya lang sa akin, ang isang word. O, yun naman pala, sige, paspell mo sa akin. Ah, sabi ng asawa niya, o sige, spell Massachusetts. Sa palagay niyo, nakapasok yung asawa niya. Joke lang po yun. Ano? Pinasasaya ko lang kayo. Because life is meant to be enjoyed. Di ba? Tingnan nyo ha. Ang katotohanan kasi ng buhay, maraming tao, mas gusto nilang malungkot sila. Mas makikita nyo yun sa post nila eh. May hugot pa. Di ba? Sabi po na Ecclesiastes chapter 8 verse 15. Kaya para sa akin, mas mabuting magpakasaya ang tao sa buhay. Walang mas mabuti para sa kanya dito sa mundo, kundi ang kumain, uminom at magsaya. Sa ganitong paraan, mararanasan niya ang kasiyahan habang nagpapakapagod siya sa buong buhay niya na ibinigay ng Diyos sa kanya dito sa mundo. So, if you have the opportunity to enjoy life, enjoy niyo buhay niyo. Tingin niyo si Sister Ina, si Brother Junior, papasyal-pasyal lang, di ba? Sa palike-like lang din, di ba? Papost-post, eh, kaya nang i-enjoy ang buhay. Kaya lang, siyempre, may certain level lang po yung pag-i-enjoy natin ng buhay. Hindi everyday pa-enjoy-enjoy tayo, pa-kuya-kuya-kuya tayo. Kasi sabi rito, yung pinagpaguran mo, eh baka naman wala kang pinagpapaguran, puro enjoy ka lang. Kasalanan po yun. Kinakailangan, at the end of the day, matapos mo magtrabaho na talagang ibinigay mo yung buong lakas mo, yung buong kakayanan mo, and at the end of the day, alam nyo, unang-unang enjoyment natin, yung diretso, yung tulog po natin. Yung wala tayong inaalala. Yung para kang presidente ng masa, na wag lang masandal, tulog ka. Di ba? Nahilig ka kagad. Bakit? Kasi that's the enjoyment of life. Yung iba, bibili pa ng mamahaling air condition. Bibili pa ng mamahaling kutsyon. Okay? Kinakailangan magpunta pa sa isang resort, mag-check-in, para magkaroon sila ng relax and recreation. Eh, ikaw hindi. Pag uwi mo ng bahay, pagbaba mo ng bag mo, pag sandal mo, tulog ka agad. Because that's the enjoyment of life. Matapos mo magtrabaho. Kaya lang, more than that, how do you enjoy life? You enjoy life because you know that God is in control. Ang Diyos ang may control ng buhay natin. So, pabayaan mo, meron kang bill na dapat bayaran. Okay? In God's time, ipoprovide ng Lord yan. Okay? Yung misis ko kagabi, may notebook po yung misis ko eh. Okay? Yung notebook niya, yung lahat ng pumapasok sa kanya at lahat ng lumalabas sa kanya. Pagdating ko kagabi, nakauwi po ako 10:30, nagninong po ako sa kasal. So, pagdating ko kagabi, mga 10:45, sabi niya, Daddy, Daddy. O bakit? Sabi ko gano'n. Ang laki ng babayaran ko. Eh, ikaw, gastos ka ng gastos eh. Sabi, ang tanong ko sa kanya, may pambayad ka ba? Meron naman, kaya lang kaunti nilang iipon ko. Mahalaga, may pambayad ka. Diba? Enjoy mo, may pambayad ka. Ang mahirap doon, wala ka talagang pambayad. Naintindihan niyo po ba ako? Yung iba sa inyo, ipon ang ipon, ayaw naman mabawasan yung ipon. Anong gagawin niyo doon sa ipon niyo? Pakikinabangan ng bangko yon. Enjoy niyo yung buhay niyo. Sa Christmas party natin, pasayahin natin ang bawat isa, diba? Oh, malungkot na kayo. Ano ba naman yan? Diba? Enjoy natin yung buhay natin. Kasi, papipiliin ko kayo. Gusto nyo bang magbigay kayo ng pera ngayon na ma-enjoy nyo pa ang buhay ninyo o magbibigay kayo ng pera dahil aabuluyan na lang yung taong dapat pagbigyan ng pera? Mamili kayo. Diba? Mas maganda yung ngayon pa lang. Diba? Si Tito Vic and Joey yung pamimigay mo. Parang malungkot kayo. Ha? Bakit? Because, siyempre, diba? Wala man si Santa Claus, nandiyan ka naman na pwede kang magbigay ng kulay pula, kulay asul, kulay green, di ba? Lahat na ng kulay, pamigay mo na. Ang mahalaga na enjoy mo ang buhay mo. Kasama ng mga mahal natin sa buhay. Mahal niyo ba isa't isa? Okay. So, Brother Ray, mahal niyo po ba Sister Pe? Let her enjoy, di ba? So, purihin ang Panginoon. Bakit? Ito po ang reality ng buhay. Kasi yung iba, ipon ang ipon ang ipon. Okay?
Pagkatapos po nilang makaipon, yung lahat ng ipon nila, gagastusin nila pampagamot ng kanilang sarili. Wag. Enjoy po natin ang buhay natin. Okay? Ibigay natin yung narapat para sa Panginoon. Parang halimbawa, dito po sa church, nung panahon na bawal ang gathering, okay, may mga pumapasok po sa atin ng mga provision, ng mga offering. So, bili tayo ng bili ng gamit. Kasi yun po yung dahilan. Kaya po tayo nakapagpatuloy sa gawain. Sapagkat kahit papaano po, hindi po natin in-stock lang yung pera. Nakapag-conduct pa po tayo ng mga mission work. Sapagkat yan ang layunin ng Diyos. Tayong lahat ay daluyan lang ng kanyang pagpapala. Now, taas ang kamay ng gustong mag-enjoy ng kanilang buhay. Taas ang kamay. Okay? So, magpagamit kayo sa Panginoon bilang daluyan ng pagpapala. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Lapit na po tayo matapos. Lima lang po ito. Ika-apat, life is to be offered. Life is meant to be offered. Kinakailangan buhay po natin ay handa po nating ipagkaloob. Sabi po ng Psalm 25 verses 1 and 2, O Lord, I give my life to you. I trust in you, my God. Do not let me be disgraced or let my enemies rejoice in my defeat. Kanino nyo iniaalay ang inyong buhay? Meron pong isang advertisement. Sabi, para kanino ka gumigising? Diba? Sa kape ba? Para kanino ba tayo gumigising? Unang-una na dahilan kaya tayo gumigising ay upang luwalhatiin ang Diyos sa ating buhay. So the moment you wake up, the moment you open your eyes, kailangan sabihin mo, thank you Lord, buhay po ako. Diba? Thank you Lord, malakas po ako. Okay? Yung mga anak ko po, yung mga bagong panganak at unti-unti na pong lumalaki, eh, tinuturuan na po namin, close, open, di ba? Hanggang sa marunong na po sila. Eh alam nyo, pag matanda na kayo, unti-unti rin, close, open. Bakit? Masasakit na eh, may arthritis ka na eh. Ha? Ang mahalaga na ibubuka mo pa rin yung kamay mo, yung daliri ng kamay mo. At dapat yun, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Alam nyo po, ba't ko po ito sinasabi sa inyo? Because our life is meant to be offered to God. Ano man ang ginagawa po natin. Kayo man ay nagliligpit ng inyong tahanan, kayo man ay nagtitiklop ng mga damit ng inyong mga anak, kayo man po ay nagsasampay, naglalaba. Okay? Lahat po yan. We must do it as unto the Lord. Bakit po? Sapagkat we live, we move, and we have our being because of God. Dahil sa Diyos, nagagawa po natin ang lahat ng ating ginagawa. So, ang buhay natin, i-offer natin sa Kanya. Panlima at panghuli, life is to be sacrificed. Dapat ihanda po tayong isakripisyo ang ating buhay. So, napakaganda, di ba? Enjoy natin yung buhay natin dahil ito'y mula sa Panginoon. Pero, handa rin tayo dapat i-offer ang buhay natin para sa Panginoon. And when the time comes that God asks for us to make a sacrifice, then we must be willing to sacrifice our life to the Lord. Why? Sabi po ng Romans chapter 12 verse 1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Kaya nga ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ialay ninyo ang inyong mga katawan. Ihandog ninyo ang inyong buhay bilang karampatang pagsamba natin sa Panginoon. Alam po ninyo, even in the Old Testament, sinabi ng salita ng Panginoon kasama sa Ten Commandments, huwag daw po natin ipangingilin ang araw ng pagsamba sa Diyos, ang ikapitong araw. Ang araw na kung saan dapat po nating ihandog sa Panginoon ang ating pong sarili sa pananambahan sa Kanya. So, if we want to truly enjoy life, then we must give ourselves to the Lord. Hindi po pag-araw lang na Linggo. Sa bawat araw ng buhay po natin, dapat handa po tayong isacrifice ang buhay po natin. Halimbawa po, sabi nung misis ko sa akin, ikaw may gusto ng ganyang buhay. Kaya ko po nasasabi yun dahil sunod-sunod po yung schedule ko. Okay? At yung mismong mother ko, kung baka nanonood yung mama ko, ma, okay, namimiss ko na po kayo, sabi nung mother ko sa akin last Sunday, dalawang linggo ka nang wala sa church. Binabantayan pala ako ng nanay ko.
Okay? Hindi lang kayo nagbabantay. Eh, pasensya na po kayo. Mahigpit ang pangangailangan ko. Kailangan ko. Hindi, joke lang. Naimbitahan lang po ako pumunta sa ibang church para maging speaker po nila. Now, bahagi po nun sapagkat naniniwala akong ibinukas ng Diyos itong door of opportunity na to para maluwalhati ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng ministry na ipinagkatiwala po sa akin ng Panginoon. And when the time comes for each and every one of you, alimbawa, meron sa inyo na talagang may opportunity kayo, pumunta kayo sa ibang bansa, at kalooban ng Diyos yun, hindi ko po kayo pipigilan. Kaya lang dapat, handa po kayo na malaman kung anong kalooban ng Diyos. Susuportahan ko po kayo, ipagpe-pray ko po kayo. Because you know that is the will of God. Kaya lang, when the time comes for you to offer your life to God, ang question ko po, are you willing to make that sacrifice? Come to think of it, I'm already 50 years old. I'm a junior citizen. Si Pastor Ding, tatlo po ang citizenship niya. Okay? Anong tawag dito? Senior citizen, Filipino citizen, at saka kingdom citizen. Okay? Kaya tatlo ang citizenship niya. 10 years from now, I'll be 60 years old. Yung productivity level ko po, hindi na po katulad nung naunang 15 years na magsimula po tayo dito sa ministry. But come to think of it, who among you na narito ang handang magpagamit sa Panginoon? Meron po ang mga pinupuntahan churches. Halimbawa, yung pinuntahan ko po ang church sa San Antonio, 37 years ang na nag-celebrate po sila ng kanilang anniversary. Lahat nung bumabati sa video, mga lolo't lola, yung mga nagsimula nung gawain. Okay? Pero ang kabutihan ng Panginoon, yung mga praise and worship leader nila, mga apo na. So ibig sabihin, down to the third generation, nagpatuloy yung gawain ng Panginoon. Tayo po dito sa gawain na ito na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Handa ba kayo na inyong mga anak ay magkaloob din ng kanilang sarili sa Panginoon? Susuportahan niyo po ba sila? O baka kayo pa ang kauna-una ang sabi, anak, pandemic pa ngayon, huwag ka muna pumunta sa church. O baka kayo mismo ayaw niyong pumunta sa church. No. Life is meant to be sacrifice. Hindi nyo nga kayang i-give up yung negosyo nyo. Hindi nyo kayang i-give up kung yung trabaho nyo. Hindi nyo kayang i-give up yung paglabas ninyo para makabili po kayo ng mga pangailangan nyo sa buhay. Pero bakit pagdating para sa Panginoon, handa kayong i-give up? Huwag po ganun. Because alam po natin, ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala ay walang iba kundi ang ating Panginoon. In closing, we celebrate life not because of its events, but because of its essence. Okay? Ipinagdidiwang po natin, ipinagbubunyi natin ang ating buhay. Hindi dahil sa mga pangyayaring nagaganap sa buhay po natin, kundi dahil sa kahulugan, kabuluhan ng buhay na meron ang bawat isa sa atin. Jesus lived for 33 and a half years. And it was not only when He became 30 years old that He started fulfilling the will of the Father. And in 3.5 years, natupad po niya ang plano't layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Baka kayo po ay nagkakaedad na, pero hanggang ngayon, hindi niyo pa nagagawa ang kalooban ng Diyos. So, I want you to celebrate your life for God. I want you to celebrate your life in order for you to enjoy your life today. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po ay unang linggo ng buwan at tuwing unang linggo po ng buwan, tayo po ay nagkakaroon ng pagsasalo-salo ng banal na hapunan. Para sa mga kasama po natin online, please kindly prepare a communion element right now, isang biskwit o isang juice, habang ang communion elements po dito sa church ay i-distribute. Sabay-sabay po tayo nakakain at iinom ng communion elements. So, let us prepare ourselves, maging kayo rin po na nasa inyong mga tahanan. Sige. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. No, you have overcome. Glory fills the highest.
place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love. What can separate me now? Tayo po lahat ay tumayo. Dalawa lang po ang pamantayan ng church sa sinumang dapat makibahagi sa pagsasalo-salo ng banal na hapunan. Una, kinakailangan tinanggap na po ninyo si Jesus sa inyong buhay bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ang ikalawa po ay kinakailangan wala po kayong kasalanang ipinamumuhay sa inyong sarili. Lahat po tayo nagkakasala, pero hindi po lahat tayo ay handang pagtagumpayan ang kasalanan sa ating buhay. When I say, dapat po hindi tayo namumuhay sa kasalanan, ibig sabihin po, yung kasalanan na ginagawa po natin, pag naihingi po natin ang tawad sa Diyos, handa po tayong baguhin yon sa tulong ng Diyos. But if you know you're still not yet right before God, then just ask the Lord's grace to abound in your life. And in God's perfect time, itataguyod po niya ang bawat isa po sa atin. Okay, kung hawak niyo na po ang inyong communion elements, itaas po natin ang ostya o ang tinapay. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat simbolo ng tinapay na to ay ang katawan ni Kristo na binayubay sa krus ng Kalbaryo upang magsilbing kabayaran ng lahat ng aming kasalanan. Sa aming pagkain ng tinapay na to, Panginoon, aming ipinapahayag, bahagi kami ng isang katawan na muli po niyang babalikan. Sabay-sabay po natin kainin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat simbolo ng Diyos na ito ay ang dugo ni Kristo na tumigil sa krus ng Kalbaryo upang hugasan at linisin ang lahat ng aming pong kasalanan. Sa aming pag-inom ng juice na ito, tulungan niyo po kami na ang aming pamumuhay ay mapanatili po naming malinis, kalugod-lugod sa inyo. Hindi dahil sa aming sariling katwiran, kundi dahil sa katwiran ni Kristo na aming tinanggap sa aming pumbuhay. Sabay-sabay po nating inumin. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Salamat po, Panginoon, alinsunod sa utos na ibinigay ninyo sa inyong mga alagad. Kami po, Diyos, ay nagpapasalamat sa pagkakataon na aming ginunita ang pagsasalo-salo ng banal na hapunan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang aking dalangin, Panginoon, bigkasin niyo kami ng isang pag-ibig na nagmumula sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon, na mapanatili ang aming pamumuhay ng kalugod-lugod sa inyo. Datnan niyo po kami na nagtatapat, nagpapatuloy, at nagmamahalan, Panginoon. Sa umaga rin pong ito, Panginoon, I thank you for the celebration of life ng buhay ng bawat isa po sa amin. I pray in the name of Jesus that each one of us would view our life every day as a gift coming from you. That each one of us would learn to offer our life to you. That each one of us would enjoy it, Panginoon, because it is you who gave it to every one of us. And I pray also that each one of us would be willing to sacrifice our life for the glory and honor of your holy name. Maraming salamat po, Panginoon. I pray, abutin niyo po ang sino mang may pangangailangan. Sila na may karamdaman mula sa kanilang ulo hanggang sa kanilang talampakan. Let the healing virtues of the Lord Jesus flow upon them right now.
I pray, sino man sa kanila ang may pangangailangan, whether it be financially, emotionally, physically, spiritually, let your hand of righteousness touch them from the top of their head to the soles of their feet. Let every need be met in the name of the Lord Jesus Christ. I also pray na kayo rin na magbukas ng pintuan na walang sino man tao kalaban na makapagsasara sapagkat kayo ang Diyos na pinagmumulan ng mabubuting bagay sa aming pumbuhay. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Ang buhay po namin ay galing sa inyo. Kaya naman ito'y inihahandog namin sa inyo sapagkat walang ibang karapat dapat magkaroon ng kapakinabangan dito kundi kayo lamang na aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po. Now receive the blessings of the Almighty God. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you and lift up His countenance upon you and give you His peace. This all I ask and pray in Jesus' mighty name. All the children of God will say, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po for joining us. Next Sunday, we will continue to celebrate life sa buhay po ng bawat isa sa atin. So please join us. If you have any comments, please ilagay po ninyo sa comment section. And if you are blessed by our worship celebration, please like and share ito pong ating pong pananambahan. Also, if you are a first timer, type nyo po sa ating comment section na first para nang sa ganon we would be able to get in touch with you. And if you have a prayer request, PM nyo lang po kami and we will get in touch with you so that we can pray for you. Maraming salamat po. God bless you all po.